Right. Those are for Alessandra. Salamat po. Thank you. Hi, Alessandra. Ako. Okay. Hoy. Kanina pa po medyo. Salamat po, ma'am. Sige po. Sige, ma'am. Alright, alright. What's up, mga tol? Ito yung topic na natalaki ko kahapon kasi accidentally, kasi galing ako na recording sa bahay, so accidentally hindi ko siya na update. Hindi ko na balik yung settings ng GoPro, ng camera. So tinry ko edit kagabi kung pwede, kasi pangit talaga eh. Bali naka ano yun eh, naka narrow. Eto at least balik na ako sa super view. Uulitin ko na lang. So yun na nga, may tinatalakay kami kasi si Boss Loren, ang ating napakagwapong instructor ng Joyride, ay kinontak ako. Nag-PM siya, bro, kaya mo ba gumawa ng vlog? Kung certain, mga kasundo, Joyriders, sul sa ating guidelines, bilang mga delivery courier, bilang kasundo, baga. So, ayun, sabi ko, sir, walang problema, isang karangalan yan. Gusto ko yan, gako. Kaya nga, sabi ko, gusto ko yan kasi ilalapit ka rin sa management ng Joyride. So, diba, malaking karangalan yun. Mapabilang sa lineup ng Joyride ang ating marketing na vlog, simpleng vlog lang naman. So, kung mapasama tayo doon, promotion na rin. Promotion ng aking channel, ang Motobob. So, guys, ayun, nagbigay siya ng guidelines. Ito, guideline number 1. Kuhaan ng picture ang any government ID, ang sender, kung ito ay pabili. Yan, napakasimple. Para kung sakaling may aberya, may bulyaso, hindi mo na siya makonta. Mag-i-deliver mo na. Buti na may hawak ka na ID niya. Government ID, para may habol ka. Diba? Ang labang ka. Kung sakaling nag-abono ka ng malaki-laki, ay paano, meron ka ID niya. Alright? So yung guideline number 2, i-prioritize ang mga on-demand delivery. Para sa akin na pag-prioritize nito, kagaya ng mga food, halimbawa ay may celebration, may holiday, eto Father's Day, upcoming ang Father's Day, i-priority mo ito. Siyempre, food on-demand yan eh. Kagaya nitong Father's Day, yan, mga cake, ang mga papadala dyan sigurado. Cake, ice cream, ulam, palabok, mga pansit. Pero kung sa akin lang ha, mag-iingat kayo sa mga cake, mga ice cream na yan. Kasi diba, madaling masira yan eh. So, pag nasira yan, kasalanan mo yan. Tinanggap mo eh. Yan ang hirap dyan. Kaya para sa akin, hindi ko tinatanggap ang mga ganyan. Plus yung thermal bag ko, ay Joyride thermal bag. Hindi kakasya ang cake, ice cream. Isang alog lang niya, kawawa. Abono. Abono ka dyan. Number 3. Guideline number 3, hindi ko mabasa, kaya lang. Ayun, pabuksan mo ang mga selyadong packages, documents, selyadong items. Pabuksan mo, magtanong ka, ma'am, okay lang po ba malaman kung ano naman ito? Pwede po ba pabuksan? Security mo yun. Karapatan mo yun bilang rider. Lalo na sa mga kahinahinala, pwede ka magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Alright, guideline number 4. Siguraduhin online on-time ka. Siguraduhin mo on-time ka sa mga scheduled deliveries. Kaya nga scheduled eh. Kung kukuha ka ng scheduled deliveries, ay siguraduhin mo naka-alarm ka, magigising ka ng tama sa oras, lalo na pag umaga. Kaya nga scheduled eh, di ba? So, kailangan on-time ka. Alright? Basic yan, mga kasundo ha. Guideline number 5. Ayun, huwag kang mag-a-accept ng pabili booking kung wala ka namang pang-abono. Wala kang pambili, ba't ka mag-a-accept nun, di ba? Kaya nga pabili. So, ikaw papaluwal nun. Kung wala kang pampaluwal,
Eh, ewan ko na sa'yo. Yan, guideline number 6, huwag mag-cancel ng booking. Ng pabili booking kung wala ka rin namang valid reason. Lalo-lalo na kung malinaw ang description ng booking. Alright? Naka-notes. Kung meron siyang notes, specific notes, details, eh, syempre, iwasan mong i-cancel yan. Baka mamaya, mapatawang ka ng suspension ang ating management. Alright? So, ayun, parang mamalasin tayo ngayong araw. Madilim. Ito ba naman yan? Bakit tumilim ng ganito? Kayo ako nagme-medyas eh, ha? Malas pag nagme-medyas eh. Guideline number 7, huwag mag-cancel ng mababa sa 2 oras ang isang scheduled delivery. Yan, kung malapit na yung scheduled delivery, 2 hours na lang, huwag ka magka-cancel. Lalo na malapit na kasi yung schedule. So, umaasa na yun, na maayos na yung plano niya. So, pag kinancel mo pa to, malamang magreklamo na to. Ewan ko na lang sa inyo. Cancel kayo ng cancel. Basta ako, tanggap ako ng tanggap. Huwag lang masyadong malayo, di ba? Guideline number 8, siguraduhin mabuti at malinaw ang mga meetup transactions. Basic na naman, pagkakuha mo ng booking, ite-text mo siya, kukontakin mo siya. Di ba? Tapos, lilinawin mo lahat ng detalye kung saan niya gusto makipag-meet. Kasi hindi isa masakto yung pinpoint eh. Kadalas dyan, hindi sakto yung pinpoint. So, pag-rinaw, mas maayos, kapag uusap, yan, anong solusyon sa lahat, di ba? Kahit naman sa ambagay, di ba? Madada sa pag-uusap yan. Ayun, number 9. Guideline number 9, maging mapanuri. Kahinahinalang mga booking. So, yun, kagaya rin ng pabuksan ang mga selyadong items. So, yun, kagaya nun, papaalam ka sa customer. Pag medyo naghihinala ka sa kapadala niya, maging mapanuri tayo mga rider. Kailangan natin yan. So, medyo judgmental to. Kasi, kailangan mo sabihin ng malumanay para hindi mapikon ang ating customer. Kasi, baka mamaya, pagkasalita mo pa lang, magalit. Nare-reklamo ka nun. So, judgmental. Ayun, bawal ang magpa-load ng cellphone, mga transaction. Bawal ang bills payment. Palaging i-update ang customer sa kanyang delivery. So, ayun, ito yung tinatawag na communication once again. Keep in touch with the customer. Para maganda yung transaction. Halimbawa, na traffic, naipit ka sa traffic. Sabihin mo sa customer, kahit pa paano, tumigil ka muna, diba? Sa gilid. Sa isang gilid, kagaya nito, ginagawa ko. Tumigil ka, mag-text ka. Medyo naipit ako sa traffic, nandito pa lang ako sa ganyan-ganyan. Kagaya rin ng pag-accept ng booking. Halimbawa, nag-accept ka, tapos malayo ka talaga. Tapos maganda tawagan mo yung customer. Ma'am, willing to wait po ba kayo, ma'am? In that way, maganda ang communication, maganda pag-uusap niyo. Hindi siya maghihintay ng matagal. Kasi iba nagmamadali, kailangan ng ganyang oras. Communication pa rin talaga. Number 13, mga lehitimong diresibo lamang na transaksyon sa pabili service. So, ito yung mga fast food deliveries, kagaya ng mga Jollibee, McDo, mga lehitimong registered businesses. Mga lehitimong establishments lamang na transaksyon sa pabili service, yung agaya ng SM Malls. Patayap natin sila sa Joyride. I-secure ang mga items ating tinatanggap na booking. Halimbawa, yung cake. Yan sinasabi ko, yung mga cake, mga ice cream. Pag hindi kasigurado yan sa pagkatali mo dyan, pag tinali mo yung ice cream na yan, ice cream, cake, masisira talaga sa motor yan. Simple kalsada lang natin dito. Napakatagtag. So, kailangan mong i-secure ang package. Kasi ikaw mag-aabono niya. Ang hirap na, di ba? Ayan, number 16, mag-adjust sa pagmamaneho. Maaaring masira ang item sa delivery ng biyahe. Kagaya na ginagawa ko pag food. Takbong village boy lang. Takbong e-bike. Diba? Hindi mo kailangan magmadali pag ganyan. Kasi intindi mo yung dala mo. Lalo na kung pagkain. Yan, maambon na. Gano'n ba tayo silong? Alright! So, yun na. Inulan na ako. Mabilang ako saglit. Mahirap na mabasa. Sayang naman yung get-up natin. Alright! Ang next guideline. Kung magka-problema sa receiver, mabuting kausapin mo yung sender, yung customer na nagpadala para mabisuan mo agad kung anong gagawin. So, hindi po sumasagot yung kung anong makain. Ang tagal ko na po dito sa gate. So, ayun, bumabagsak pa rin siya sa communication talaga. Pinaka number one na kailangan natin gawin is communication. Sa lahat naman ng bagay dito. Relasyon, communication. It's guideline. Alamin ang lahat ng detalye, ang pick-up at ang drop-off. Specific details, anong oras, pinag
kasi minsan iba-iba talaga ang pinpoint na way. So tayong umasa sa way, ay umasa sa Google Map, mayroon na umasa. Next guideline na pumapatak pa rin sa communication talaga. Galing mag-abiso ating client, papunta ka na or malapit ka na or madedelay ka, diba? Umabagsak pa rin sa communication. Communication! Busina ng busina dyan. May busina rin ako. O yun, communication ulit. Ang last guideline natin, so galingin mo, makipag-usap sa kanya at bigyan mo siya ng ETA or estimated time of arrival para ma-check niya yung plano niya. May plano siya sa araw, may plano niya ng maayos kasi darating ka ng ganitong oras o paalis ako ng ganitong oras. Yan ang mga ibang kliyente natin. So kailangan keep in touch with the customer. So kailangan mong bumenga. O yun lang. So yan ang ating guidelines, mga kasundo. Sana kahit pa paano makatulong ako sa inyo, kahit pa paano na-explain ko ng maayos. Diba, napakasimple lang nun. Kaya natin intindihin yung mga yun eh. Diba? Hindi naman mat yan eh. Basic ano lang yan, communication. Pag-usap, maganda malumanay ka. Pakikiusap, pakikiusap ko sa'yo. So yun lang, mga kasundo. Tagal pa rin yung top up ko, hindi pa ako maka-accept ng booking. Nasa na ba ang top up ko? Wala pa rin ang top up ko. 9 na, pasado. So yun, salamat. Tingin po na yung ambon or ulan. Tsaka nasita ako ni Lawrence. Hindi naman nasita, sabihan ako. Ikabit mo yung strap ng helmet mo. Nakalimutan ko ikabit eh. Ride safe mga kasundo. Anong pangalan mo tol? Arvin. Arvin, ikaw? Pinamunan ako. Art. Advice natin para makaiwas sa fake booking. Bigay ka lang ng advice. Ako kasi tinatawagan ko talaga eh. Ako siguro advice ko doon, nag-take sila ng order, diretso na yun. Hindi naman nila hindi. Ako nararanasan ko na pagdating ko cancel na. Isa pa yun. Yung pagka malayo, so kailangan kausapin talaga sila. Kaya yung ano, kung halimbawa eh, yung kusang kamalapit, dapat yun ang kukuha. Hindi yung palat-kalat kasi yung ano natin eh. Yung kilometers pa bago mo pick up eh. Kung sino yung malapit ko saan siya makakaris siya. Para kasi ano pa sila eh. No? Parang kung trial yung ano nila. Parang yung apps nila nung sa Joyride. Natin for example sa Joyride. Apps nila, hindi pa ganun kaayos. Kapulido. System nila. Kasi bago lang yung Joyride. Ano Happy? Kasi yung for example yung apps nung Happy Move. Kung sabihin natin nandito sa Las Piñas, may lumabas na booking. Ang problema natin, nasa Las Piñas siya. Kaya nasa laki ng Las Piñas, pag tinap mo, hindi mo alam kung ilang kilometer. Yung pinpoint iba eh. Yung pinpoint gate lang. Oh, papasok ng village, ang layo. Yun nga yung isa sa problema. Ibawa tayo, magkakatsin. Kasi minsan, experience nyo, na ilalagay nila sa food. Pagdating doon, cake. Ay, grabe, nangyari sa akin yung siomay. Tapos isang kahong siomay pala, ang laki, ang bigat. Sa akin, ginawa ko doon sa cake. Sabi ko, tatin mo. Ay, delikado ang cake. Ayoko okay. Talaga nun. Ano naman natin sa ano niya? Food. Pagdating doon, cake okay. Pala. Kung malapit dyan, walang problema. Kahit anong ingat mo doon. Ito, nilainin sa akin. Sabi niya, inaccept niya. Tapos hindi, gusto niya mag-report niya na lang doon. Alam niya naman ako na ba? Kasi merong mga veteranong nag-booking siya, mga sanay na talaga. Kasi alam nila, pag sa pabili ka nag-booking, may additional man. Oo. Yan yung concern natin na dapat sana makarap. Idol, oh, bahala ka na dyan. Kami, ano. Thank you, Idol. Thank you. Ha? Shoutout sa ano natin, mga kasundo. Idol, na ako, ha? Okay. Ride safe, ha? Thank you, sir. Ride safe. Ride safe. Booking ka, sir? Oo, booking. Naka-interview tayo ng mga kasundo. Ayun, may mga concern tayo ng konti para tingnan natin kay Boss Lawrence. Iyaano natin sa vlog. Alright. So ayun, madilim. Malamig at parang uulan na. So kailangan magmadali ng konti. Alright, so later guys. Yo.